What's up mga ka-Big Bites? May bibili na agad sa franchise ng Phoenix. Ang tanong, anong company naman kaya ito? Pero bago ka sana magpatuloy sa panunood ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming fans ang sobrang nagulat, matapos maglabas ng balita ang iba't ibang mga source, na ibebenta na daw ang Phoenix franchise, sa kadahilan ng lubog na sa utang ang may-ari nito na si Dennis Oy. Naglabas nga daw ng kautusan ang Batangas Regional Trial Court, at inuutusan nito na ibenta na ni Dennis Oy ang karamihan sa mga ari-arian niya, para makabayad sa utang nito. Halos lahat talaga ng pag-aari ni Dennis Oy ay naibenta na niya, at pinapabenta pa ang mga natitira. Maraming nagtatanong at nalilito, kung iisa lang ba ang may-ari ng Converge at Phoenix franchise, dahil Dennis Oy naman ang pangalan ng owner. Para maging clear at malinaw, si Dennis Oy ang may-ari ng Phoenix Fuel na franchise. Tapos ay si Dennis Anthony Oy naman ang sa Converge, magkaibang tao sila, pero pareho lang ang pangalan. Litong-lito na kasi ang mga fans, kung sino nga ba talaga ang may-ari ng mga teams na ito, at kung iisang tao nga lang ba sila. Samantala, ayon naman kay Snow Badua na isang PBA insider, nagbayad na daw ang Bay Area Dragons sa PBA, ng 10-year franchise contract. Ibig sabihin nito, na 10 years nang mapapasama ang Bay Area Dragons sa PBA. At dagdag pa ni Snow Badua, sobrang yaman daw talaga ang may-ari ng team na ito, dahil pati ang mga water boy, utility, at lahat ng staff nila ay nakastay ngayon sa mamahaling hotel. Sobrang yaman daw talaga nila. Ito nga ang iniisip ng lahat ng mga fans, na baka ang binayad na 10 years franchise contract ng Bay Area Dragons, ay ang bayad sa franchise ng Phoenix Fuel Masters, at baka nga sila siguro talaga ang papalit sa franchise na ito. Pero kung hindi nila binili ang franchise ng Phoenix at nagbayad lang talaga sila ng 10 years contract para manatili sa PBA, napakarami pang company ang gustong-gusto na talagang makapasok sa PBA. Una na nga sa listahan ay ang family brand Sardines. Noong binenta ang Alaska Aces, gusto daw sana talagang bilhin ng family brand Sardines ito, pero naunahan nga daw sila ng Converge sa pakikipag-transaction, kaya hindi daw nila nabili ito. Pero ngayon nga, makikipag-usap daw agad sila sa Phoenix, tungkol sa pagbili ng franchise nila, para makapasok na nga daw ang Sardines Company sa PBA, as in makikipag-transaction na daw agad sila dahil baka maunahan na naman. Ang isa pa sa mga gustong bumili sa franchise ng Phoenix, ay ang J&T, nakapasok at nakasali na nga sila sa PBA 3x3 ngayong season, at gusto naman daw nilang sumali sa PBA 5-on-5. Sa ngayon, marami pang development na pwedeng mangyari, kaya abangan nating lahat yan. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? I-comment mo naman ang opinion mo tungkol sa tanong na ito. Dito na muna nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panunood mga ka-Big Bites. God bless sa inyong lahat.